Ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita, at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, Ama naming makapangyarihan, sa iyong pagkataguyod, ang aming mga ginagawa ay iyong pangunuhan. At sa iyong tulong ay iyong subaybayan, upang lahat ng aming ginaganap ay sa iyo magbuhat at sa pamagitan mo rin humantong sa wakas. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio. Sinabi ni Moises sa mga tao, "Nasa inyo ngayon ang kapasyahan. Kayo ang pipili ng buhay at kasaganaan o ng kahirapan at kamatayan. Kapag sinunod ninyo ang kautusan, inibig ang Panginoon at nilakaran ang kanyang mga landas. Pagpapalain niya kayo sa lupaing ibibigay niya sa inyo. Mabubuhay kayo ng matagal at kanyang pararamihin kayo. Ngunit kapag tumalikod kayo sa Kanya at naglingkod sa ibang Diyos, ngayon pa'y sinasabi ko sa inyong malilipol kayo, hindi kayo magtatagal sa lupaing tatahanan ninyo sa ibayo ng Jordan. Saksi ko ang langit at ang lupa na ngayon inilahad ko sa inyo ang buhay o kamatayan at ang pagpapala o sumpa. Kaya piliin ninyo ang buhay para kayo at ang inyong lahi ay magtagal. Ibigin ninyo ang Panginoon, makinig sa kanyang tinig at manatiling tapat sa kanya. Sa gayon, mabubuhay kayo ng matagal sa lupaing ipinangako niya sa ninuno niyang sina Abraham,
Isaak at Jacob. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Mapalad ang taong hindi naaakit niyong masasama upang sundan niya ang kanilang payo't maling halimbawa. Hindi sumasama sa sinumang taong ang laging adhikay, pagtawanan lamang at hamak-hamakin ang Diyos na dakila. Nagagalak siyang laging magsaliksik ng banal na aral. Ang utos ng puon siyang binubulay sa gabi at araw. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Ang katulad niya ay isang punong kahoy sa tabing batisan. Sariwa ang dahot laging namumunga sa kapanahuan. At anumang gawain ay nakatitiyak na magtatagumpay. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Ngunit ibang-iba ang masamang tao, ipa ang kawangis. Siya'y natatangay at napapadpad kung hangi umihip. Sa taong matuwid ay Panginoon ang siyang mag-iingat. Ngunit kailanman ang mga masama ay mapapahamak. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Magsitayo po ang lahat. Papuri sa iyong salita ng Diyos, Panginoong Yesu Kristo, sa aking ligayin isang pusong tapat. Ibalik ang galak ng iyong pagliligtas. Papuri sa iyong salita ng Diyos, Panginoong Jesucristo. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, ang anak ng tao ay dapat magtiis ng maraming hirap. Itatakwil siya ng matatanda ng bayan, ng mga punong saserdote at ng mga eskriba. Ipapapatay nila siya, ngunit sa ikatlong araw ay muling mabubuhay. At sinabi niya sa lahat, kung ibig ninumang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili. Pasanin araw-araw ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ang naghahangad magligtas ng kanyang buhay ay siyang mawawala nito. Ngunit ang mag-alay ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay siyang magkakamit noon. Ano nga ang mapapala ng tao makamtan man niya ang buong sanlibutan kung ang katumbas naman ito'y ang kanyang buhay? Ano nga ang mapapala niya kung siya'y mapapahamak? Mga minamahal na mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga rin po, Father. Ganun din, minabati natin ang ating kasama ngayon sa Banal na Misa, nasa mga tahanan, nakasubaybay sa pamamagitan ng Radyo Totoo at ng ating Facebook Live. Mga minamahal na mga kapatid, tayo po ay kahapon, tayo pumasok na sa panahon ng Kwaresma. Tanin nyo ang musika, ano, ang simbahan, iba na. Ano? At ito'y pasimula na ng ating paglalakbay itong panahong ito, paghahanda,
ng ating kaluluwa, no? Paglilinis, pagbabalik-loob sa ating Panginoong Diyos. Sana, no? Itong panahong ito ng Kwaresma ay merong gagawin ka ng pagbabagong buhay, pagsisisi, ano? Dapat ay hindi mo babaliwalain ang ganitong panahon, no? Dapat itong panahong ito, no, ay naghahanda ng iyong sarili, no? Nililinis ang ating mga kaluluwa. Ibig sabihin, tayo'y nagbabalik-loob na sa ating Panginoong Diyos. Sa mabuting balita na ating napakinggan, narito si Jesus, no? Siya, sinabi sa kanyang mga alagad na siya'y dadaan sa matinding pagsubok, no? Yung physical suffering, torture, no? Hagupit, no? Maraming, sabi siya, siya'y masasaktan, no? At hindi lang basta physical suffering, mental suffering. Siya'y itatakwil ng lahat ng matanda ng bayan, ng mga sardote, ng mga eskriba, no? Matindi ang kanyang suffering, hindi lang basta physical, mental, ano, lahat ay pagdadaanan niya, no? At yan ang kanyang sinabi sa kanyang mga alagad. At hindi lang basta suffering, kundi yung suffering na yan magdadala pa sa kanya sa kamatayan, no? Siya'y magdudusa, maghihirap, at magdadala sa kamatayan, execution, ano? Siya'y mamamatay. Ngunit, sabi niya, sa ikatlong araw, siya'y muling mabubuhay. At yung kanyang pagkabuhay na yon ay kailanmay hindi na matatalo ng suffering, ng mga mental suffering na yan, physical suffering, sapagkat yan ay panibagong buhay na. No? Hindi na madadaig yan ninuman. Ang kanyang pagkabuhay ay hindi na madadaig ninuman. No? Wala nang makatatalo dyan. No, ang mga physical suffering, mga mental suffering na kanyang pinagdaanan, lahat, no? At sabi niya sa kanyang mga alagad, kung gusto ninyong sumunod sa akin, pasanin ninyo ang inyong krus, no? Ang krus na Jesus ay ganito, dumaan siya sa matinding pagsubok sa buhay at nagdulot sa kanya ng kamatayan, ngunit siya'y nabuhay at nagkaroon ng panibagong buhay. Pero sabi niya sa kanyang mga alagad, at sa lahat, at sinasabi ko sa inyo sa lahat, ano, kung gusto niyong sumunod sa akin, pasanin ninyo ang inyong krus. Hindi krus ng kapatid mo, hindi krus ng asawa mo, hindi krus ng iba. Krus mo ang iyong dadalhin, no? Yan ang iyong papasanin, sabi ni Jesus. Pasanin mo ang iyong krus, no? At habang daladala mo ang bigat ng iyong sariling krus, no? Kay Jesus ka susunod, no? Paano pagkapasa ng krus? Una, sabi niya, kailangan mong isuko ang lahat ng mga bagay na ikaw ay, ang focus mo ay ang iyong sarili, yung pagiging makasarili natin. So, i-give up mong lahat ang iyong pagiging makasarili. Ibig sabihin, kung ganito, dati ikaw ay, ang focus mo ay sarili mo lamang, kaya ka lagi hanap buhay ng hanap buhay para sa iyong sarili lamang, o kaya ay laging ang focus mo ay sarili mo, no? Laging ako, laging focus ay ako. No, sabi ni Jesus, sa iyong pagsunod, sa iyong pagkapasan ng krus mo, ng bigat mo, ng iyong mga hilahil sa buhay, ano, i-give up mo ang bagay na ikaw ay yung alam mong makasarili. Yung, ang focus mo ay ang iyong sarili. Marami kang dapat na isuko sa Diyos, no? Sino magiging focus mo ngayon? No? Kung hindi ang iyong sarili, ay di ang kapwa mo ngayon. Sa kapwa na. Ibig sabihin, itong panahon ng Kwaresma, sa pagpasan mo ng krus,
kay magmamahal sa kapwa. Sabi ni Jesus, anong mapapala mo kung ikaw ay nakapagpayaman ng iyong sarili? No? Sabi niya, makamtan mo man ang lahat ng bagay sa iyong pagsisikap, sa iyong pagtatrabaho, ano? Oo, nakamtan mo ang lahat. Pero ang iyong dignidad naman bilang tao ay napahamak. Ang iyong kaluluwa na may napahamak, no? Oo, nakamtan mong lahat. Marami kang bagay na nabili, marami kang bagay na naabot, no? Pero ang iyong dignidad naman bilang tao ay napahamak. Ang iyo namang kaluluwa ay napahamak. Walang kwenta ang lahat, no? Kaya sa iyong pagsusumikap ngayon, ano, isusuko mo ang lahat sa Diyos. Isusuko mo ang lahat sa Diyos. Kaya itong panahon ng Kwaresma, ito ay talagang pagbaling sa Diyos, ano? Tatalikudan mo ang iyong sariling kagustuhan. Yung mga something na pleasurable sa iyong sarili, tatalikudan mo yan. At ang gagawin mo, ibabaling mo ngayon ang iyong focus ay sa Diyos. Kaya makikilakbay ka sa kanyang buhay. No? I-give up mo ang sarili mong gusto. At ang iyong itutuon mo ngayon ang iyong sarili sa buhay ng Diyos. Kaya ikaw ay maglalakbay. Oo, mahirap yan. No? Hindi yan madaling gawin. Kaya nga, paano mo yan masusustain? Ikaw ay magdadasal. Ikaw ay mag-aayuno. Ikaw ay magkakawang gawa. No? Kaya nga po sa Archdiocese ng Lipa, ngayong panahong ito, may tinatawag kahapon, sinabi ng obispo, una, yung pagkukumpisal. Padalwa, yung alwase. Salitang Batanggenyo na ibig sabihin ay yung mga bagay na alam mong hindi mo na ginagamit, no? Itulong mo sa kapwa mo. At yan ay iniipon ng simbahan sa lasak at yun ang itinutulong sa mga kapatid nating mahihirap. Mga gamit na wala nang pakinabang sa iyo. Marahil ay bago pa, pero wala nang pakinabang sa iyo. Pero yan ay ibibigay mo na ano, sa lasak para naman pakinabangan ng iba pang kapatid nating nangangailangan. Kaya mga minamahal na mga kapatid, ngayong panahong ito ng Kwaresma, atin ang ating focus ngayon, tatalikudan mong sarili mong gusto at ibabaling ang iyong sarili sa Diyos. Para sa mga maghahandog ng sobra, pakihulog na lamang po sa buslo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo, mga kapatid, upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay naming sa dambana ay nakahain upang ang iyong
minamagandang loob na ibigay ay aming maihandog sa pagsamba sa iyong ngalan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa aming kusang pagitiis ng hirap, tinutulungan mong aming maitumpak ang kinamihas ng pagsalungat sa pananagutang iyong iniatas sa aming pagtulad sa anak mong mahal na nagpakasakit para sa lahat. Ang pagkisikap namin ay iyong kinalulugdan at ang pagkapakabuti namin ay iyong ikinararangal. Kaya, kaisa ng mga anghel na nagkisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka pong may kapal, banalang iyong pangalan, banalang iyong kaharian. Langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan. Dinarakila ng lahat ang naparito mong anak na siyang nagmulat sa bulan. Sa pilay ay nagpalakad at nakiramay sa lahat. Kung hindi po kayang lumuhod, manatiling nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng lahat ng kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin ay maging katauhan at tugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinagatihati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito, tinumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo't para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalusalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't paging dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos,
ni San Jose na kanyang kalinisinisang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Awitin natin ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga asa sa amin at huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat na hinihiling namin kami ay aldya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway lagi pong sumain niyong lahat. At sumain niyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, manatiling nakatayo ng may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
mag-inom ng sinuman sa tubig na aking bigay, di na muli mauuwaw pagkat ito ay bubukal sa buhay na walang hanggan. Ang panon ng ilaw ko at kaligtasan, sino pa ba ang aking katatakutan? Ang Panginoon amon ng aking buhay, sino pa ba ang aking kasisindakan? Ang second collection po ay ginagamit sa patuloy na pagpapaulad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong mga handog. Sa pag-inom ng sinuman sa tubig na aking bigay, di na muling mauuhaw pagkat ito ay bubukal sa buhay na walang hanggan. Tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagkasalo namin sa piging mong banal, ang paghahaing ito sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan ay sarinawang laging magdulot ng kaligtasan. Sa pamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ay binibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan. Bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Tayo po muna'y magsiupo para sa mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Mga kapiyo, kami po ay humihingi na inyong kaunting oras at pakikisa para sa pagsusulat ng inyong mga pangalan at ilang detalye sa ating Pilgrim's Information Record Books na makikita sa paligid ng ating mga simbahan. Ito po ay bahagi ng documentation program para sa pagpapalawig ng mga datos sa turismong pangsimbahan at bilang alaala din ng inyong pagbisita sa pambansang dambana. Para po sa ating mga balikbayan, OFW at mga kasama niyong foreigners, doon po kayo magsusulat sa International Pilgrims Record Book.
Gagabayan po kayo ng ating mga tagapaglingkod. Ikatlo, magi naman po ng pagsasakripisyo ngayong panahon ng Kwaresma. Tayo po ay mayroong pagdarasal ng istasyon ng krus tuwing araw ng Biyernes sa ganap na ikatlo ng hapon. Ang aklat dasalan po ay available sa ating mga tindahan. Gayun din naman, tayo po ay inaanyayahang mangumpisal sa panahong ito. Lumapit lamang po kayo sa ating mga pari pagkatapos ng banal na misa. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 10 ng umaga. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng mga religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga daasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagkapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, mga imahin, mga dasala na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanal at pagmamahal sa amin, upang ang lahat ng dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nawa nila ang kabanal at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming pahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, apara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalaing kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa'y naialay na humayo kayong lagi sa pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. Lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipon ng Diyos na kapit.